Maraming salamat sa pagbisita ng aking channel. Ang topic po natin today, kung meron bang feng shui para sa banyo. Bago po tayo magsimula, please watch this clip. Huwag kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell, mag-comment or mag-like sa video na ito. Now going back to our video. Bang feng shui para sa banyo? Wala. Oh, okay. Baka nag-wonder kayo bakit maraming lumalabas sa mga feng shui sa banyo. Kasi dati po, no, nung simula pa lang na-discover ang feng shui, nung mga panahon na yon ang mga banyo ay nakahiwalay. Nakahiwalay sila kasi sobrang dumi nila. And dahil sa dumi, eh, nagkakaroon ng health issues. So, kaya ito nilalabas para ilagay doon sa mga sectors that would hindi matatap ang mga positive sectors. Kasi pag ang banyo at ang banyo, bahay natin, kahit aman sa bahay natin, no, kunwari madumi siya, tapos hindi nagkakaroon ng tamang key flow, kahit ano yung mga positive stars na nakasurround sa ating area, kapag hindi na malinis, naaapektuhan ang feng shui ng bahay. Kaya ito it nilalabas. Kaya nagkakaroon ng proper audit kung saan mo ilalagay yung mga banyo. Pero ngayon, it's no longer done kasi ang mga banyo natin madali linisin at may sarili siyang flush. Ngayon, you might be thinking, ang flush ba nakaka-contribute sa pag-activate? Not at all. Kasi once mo lang naman siya ginagawa. As much as once a day, and it's very short, okay? So, ang activation po natin na gusto nating para maramdaman ng key flow, yung activation, as much as possible, at least 15 to 30 minutes ang activation natin on a daily basis kung hindi tayo maglalagay ng pail of water. Pero pag maglalagay po tayo ng pail of water, consistent moving po ang kailangan para maramdaman ito as an activation. Pero so, ang question nyo, paano kung kunwari is ang positive sector ko ay nasa banyo? Unless po, no, yung banyo nyo kasing laki nung sector na yan, then basically what you can do, sa loob ng banyo, ipasok nyo yung table nyo o ipasok nyo yung pail. Pero kung hindi naman at maliit lang naman ang nasasakop yung sector dun sa positive sector nyo, what you can do is still place a pail of water sa labas ng banyo o sa tabi nito, o kaya naman you can put up a table or a desk doon katabi sa banyo or within that space of that sector. At the end of the day, wala pong problema doon. Basta na-activate natin ito ng maigi and consistently, yun ang mas maganda sa ating activation. So, in addition to dito, no, kasi isa pa to na misconception na ang mga mirror ba, pag masyado marami kasi mirror, may nagtanong sa akin sa comments dito sa YouTube, o kung okay lang bang marami mirror. That's an old misconception na din, no? Kasi dati, yung mga old mirrors, gawa to sa pure metal. Ngayon, hindi na. Okay, so ano na siya, minsan wala ng metal dyan or very konti ang metal ng mga mirror. So ngayon, it's no longer it can no longer affect yung feng shui kasi any metal object, basta pure po ito, no? Nakaka-apekto po sa flow ng isang sector. So ngayon, since konti lang ang mga metal sa ating mirror, hindi na siya nakaka-apekto. Halos wala. Okay? So, kahit marami kayong mirror, then maganda. Okay? Like I mentioned sa English video ko, then well and good, marami kang reflection. So, yun ang mga gusto kong i-release sa inyo about sa sa feng shui sa banyo kasi wala pong feng shui para sa banyo para maalis na po ang misconception niyo doon. I hope may natutunan kayo, but before you go, if you want to learn more mga free activation advice, mga dates kung saan natin i-activate, please visit my Facebook group. Nandito po sa screen, and kung gusto niyo matutunan kung paano magbasa ng body charts sa one-on-one coaching para pwede nyo gawin sideline, okay, aside consultation sa mga client nyo, please visit yung link sa screen or you can go to the description box and click nyo lang ang link. Maraming salamat po. I hope you learned something today. I'll see you in my next video. Bye!